isipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo inyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natanggap. At sa misa po ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin ang mga kahilingan ng ating mga pamilya at lahat ng taong humingi sa atin ng panalangin. At isama din natin sa ating intensyon ang lahat ng may sakit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagtiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mong itakwil ang Huda. Napuot ka ba sa mga taong taga Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo.
Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambun man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang taktang papatayin. Kami iyong lingkod, lingkod mo kami parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo." Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Parang
hindi pa yata tayo nagtatanghalian, ano. Hayaan nyo, sabay-sabay tayong mananghalian pagkatapos ng banal na misang ito. Meron pong kasabihan sa mga Pilipino, no, sa Tagalog. Ang kasabihan ito ay ganito. Matagal mamatay ang mga masasamang damo. Tama ho ba yun? Tama ho ba yun? Kung titignan natin sa scientificong pananaw, no, iba-iba naman tayo, iba-iba ang klaseng tao tayo, iba-iba yung structure ng ating kalusugan. Yung iba, may mga malusog, no? Yung iba, talagang pinangangalagaan nilang kanilang katawan at kalusugan para humaba ang buhay. May iba naman na mamatay dahil mayroong mga malulubang sakit o mga bata pa lang, no? Meron ng sakit na hindi napapagaling, katulad ko, o kaya yung ibang mga matatanda, talagang humahaba ang buhay, hindi dahil masasamang damo sila. Dahil po yun sa kanilang kalusugan, kung paano nila ang pinapangalagaan ng kanilang kalusugan. Sa espiritual na pananaw naman ho, ay hindi naman yun totoo. Dahil ang alam natin, ang Diyos, ang may alam kung kailan mamamatay ang tao. Pero sa kasabihan pong ito, meron tayong kapupulutan ng aral. Ng aral. Marahil sa aking pagninilay, ito ay nanggaling, no, sa ating ebanghelyo ngayon. Sinabi ng alagad ng Panginoon, "Panginoon, ipaliwanag niyo sa amin ang talinhaga ng masamang damo sa bukid." Maitatanong din natin, o maaaring naitanong natin sa ating sarili o sa Diyos, bakit nga ba may masama? Bakit nga ba may masama? Mga kapatid, napakinggan natin na sinabi ng ating Panginoon na merong masama sa mundo dahil merong diablo. Merong nagasik ng binhi ng masama. At siya, ang Panginoon, bilang anak ng tao, siya ang nagasik ng mabubuting binhi. At ang mga tao, ang mga taong sumusunod sa kanya, yun ang magahari sa kanyang kaharian. Kaya matatanong natin, bakit may masama? May masama dahil may naghasik. Patuloy ang kasamaan dahil patuloy tayong nagkakasala at gumagawa ng masama. Tayong tao ang gumagawa nito. Tayong tao ang nagdidilig, nag-aalaga ng mga binhi ng masasama upang lumago. Walang ginawa ang Diyos na masama. Lahat po tayo mabuti. Lahat po tayo mabuti. Agree ba kayo sa ganon? Huwag nyo nang isipin yung kaaway nyo. Lahat tayo ay mabuti sapagkat lahat tayo ay nilikhang mabuti ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mabuti. Pero minsan, ang mga tao, naniniwala ako, hindi sila gumagawa ng masama dahil ito ay masama. Sino bang gustong gumawa ng masama? Wala ho, di ba? Nagagawa natin ito sapagkat sinasabi ng demonyo na ito ay mabuti sa iyo. Kaya nagagawa natin ang masama. Pero kung tayo ay nananalig sa anak ng taong nagpunla ng binhi na mabuti, papalaguin natin ito. Didiligan natin ito at patuloy tayong gagawa ng mabuti. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos na mabuti. Kaya kahit ano man ang pinagdaraanan natin, meron man tayong sakit, meron man tayong problema sa pamilya, sa pag-aaral, no? Parte yan ng buhay natin. Nang sa gayon, matuto tayo kung paano magpursige. Sapagkat ang Diyos ay nagpupursiging para sa atin na tayo ay magbago. Bakit matagal mamatay ang masamang damo? Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang magbago.
Magbago na po tayo sa ating mga ginagawa. Patuloy natin ipalaganap ang mabubuting binhi na ipinudla ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kapwa, sa pamamagitan ng pagkalinga sa ating pamilya. Kaya mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong gabayan ng Panginoon na malaman natin ang pagkakaiba ng mabuting binhi sa masamang binhi. At nawa sa tulong ng ating Panginoon, maihasik natin ang mga binhing ito upang makilala ng mga tao ang Panginoon na kumakalinga sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may maungunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit, ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po. Nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa bilay ng palapad at nakiramay sa kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kanyang mga alagad,
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo si mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis dinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pagsasalo walang hanggan.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin ninilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa may mga edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ika-4, bukas po, July 31, ay bisita pastoral ng lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay 6:00 at 8:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 2:00 at 5:00 ng hapon. Minarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa upang bigyang daan ang pastoral visit. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-5, ngayong Sabado, 3 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan.
Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na Santa Misa. Palaguin pa po natin ang mga mabubuting gawain na binigay sa atin ng Panginoon at maging mapagpasensya tayo sa oras niya. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyari ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan.